Ito yung mga sinasabi ko kayo na display promo. Display and promo. Actually, brand new din naman siya. Yung nga lang, medyo na i-display sa mga mall. Siyempre, hindi naman siya nagamit na display lang sa mall. Mm. So, ibinibigyan natin na mas magandang promo. Halimbawa dito, less 7,000. Ito less 7,000. Yung kanina na nandun, 5,000 lang. Ito less 7,000. Vuelo all terrain, guys. Sa mga mahihilig sa fat bike, binibigay pa rin natin ng less 8,000 discount. So less 8,000 pesos, guys. Napakalaking discount niyan para sa inyo. Yung speed niya, pumapalo din siya ng 33. Okay, so ito pala ang pinaka-ano nyo ngayon, pinaka-best seller nyo. Oh, actually, ito na lang ata stock or dalawa na lang. Okay, si Fido M1 Pro. Folding siya, guys, pero ang taba ng gulong. Size 20 by 4.0. Grabe. Pagandaan nga nito, binanggit sa atin ni Sir JM, folding siya, pwede nyo siyang isakay sa sasakyan, pwede nyo siyang baunin, in short. Fido X, guys, top of the line ng Fido brand. So, napaka-solid, oh. No? Itsurang bisikleta lang, oh. Pero talaga namang pang malakasan. Ito, once na nagpedal ka at alam niyang hirap ka, i-assist ka. Mas malakas yung assist na ibibigay sa'yo, yes. Parang ganun. Ano naman to? D2S. Fido D2S naman, mas maliit ang size. 16, size 16, ba? Oo. Size 16. Ano naman special dito sa isang to? Actually, ito yung mga kinuha dati ng frontliner. Pang-deliver? Hindi, mga pang-service, mga pampasok. Ah, okay. Kasi ano siya, nandito na ako sila, may suspension. Yun, no? Naka-full suspension. No? Meron siyang shifter. Naka-RD, no? Tapos meron nga, size 16, goods, universal height siya, pwede. Pwede pang commute, no? Ang kaganda pa, foldable din. Pwede mong isakay sa MRT, LRT. Oo. Tsaka sa mga public transportation, kagaya ng bus, jeep, ganyan, pwede. Tsaka meron siyang ano, handle oh. Para mabuhat mo siya ng mas madali. Vuelo Atrezzo. Guys, ganito. Classic. Para siyang Vespa. Gano'ng kabilis tumatakbo to? Top speed nito 60. 62? 60. Check natin. 62? Oo. So makikita ba dyan? Ayan. So speed check. So sa level 1, level 1 hanggang 44. Level 2, ayun, makikita naman level 2. Level 2 55. Okay. Level 3, ayun, makikita. Level 3 63 kilometers per hour. Yo, what's up mga kapadyak? Nagbabalik ang inyong lingkod, Tireless Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa Makati City, dito sa Ipadyak, Pilipinas. Papasilip ko sa inyo yung mga available na unit dito mga kapadyak. Nga pala, ngayong araw meron tayong good news dito sa Ipadyak, Pilipinas. Yung mga unit nilang available dito ngayon, eh naka-sale. At talaga namang libo-libo ang binawa sa presyo. Meron ngang available unit dito, umaabot hanggang 8,000 pesos ang binabawa sa presyo. Kaya kung interesado kayong malaman kung ano-ano yung mga available na unit dito sa Ipadyak, Pilipinas at kung ano-ano yung mga unit na naka-sale or napakalaki ng discount, syempre dyan lang kayo. Tumutok lang kayo at samahan nyo ako today. Let's go! Kapadyak, bago tayo tuloy yung magsimula dito sa Ipadyak, Pilipinas, nais ko munang ipakilala sa inyo kung sino yung makakasama natin ngayong araw dito sa video natin. Syempre, walang iba kundi si Boss JM. Hello, magandang hapon mga kapadyak. Andito na naman tayo with Darnest Vlogger. Papakita natin kung anong mga nakapromo natin ngayon para mas maging familiar tayo sa mga update natin ngayon. Okay. So, ayun, visit lang kayo. Pwede din tayo mag-visit for test ride at sa mga bagong unit natin. Yun. Pero bago tayo tuloy yung magsimula dito, Boss JM, pakibanggit mo muna sa mga kapadyak natin yung eksaktong address ng Ipadyak, Pilipinas. Ito yung exact address natin. 8395 Mayapi Street, San Antonio Village, Makati. Ilalagay na lang din natin dito sa description para mas makita nyo na. Okay. Tuwing kailan ba? Or tuwing anong oras ba
open ng IPADJAC Pilipinas? Sa ngayon, ang open natin is Monday to Saturday, 9 a.m. to 7 p.m. Okay, tapos contact number para direct call na sila sa inyo. Yung contact number siguro ilagay na lang din natin dito sa description kasi tatlo yung number niya, medyo ma. Okay, sige. Ano-ano ba yung mga bago nyo ngayon dito, Sir JM, sa IPADJAC Pilipinas? Or ano-anong unit ba yung mga naka-sale or naka-promo, ganyan? Actually, lahat ng unit natin, in-request natin ng promo para sa mga Valentine's Day ngayon. So, ayos ah. Malay nyo, meron tayong parapol na isang unit. Uy, ibang klase yan, pagkaganyan. O sige, Sir JM, bago tayo kung saan-saan pa mapunta, pakita na natin sa kanila yung mga available na unit tsaka yung mga naka-promo dito ngayon sa IPADJAC Pilipinas. Okay. So, let's go. Okay, mga kapadyak, magsisimula na tayo ngayon dito sa IPADJAC Pilipinas. Pero tingnan nyo muna kung gaano kaganda yung store natin dito. Ayan o, ambience pa lang. Talaga namang panalong-panalo na. Ayan o, IPADJAC Pilipinas lang yan, guys. Kita nyo naman. O, diba? Talagang malinis. Talagang presentable. Talagang relax na relax kayo. Tingnan nyo. Pupunta kayo rito. Yan yung mga makikita nyo, guys. Sa IPADJAC Pilipinas. Tsaka, syempre, yan yung mga available unit nila. Start na tayo. Pakita ko na sa inyo yung mga available na unit. Ito, si Boss JM. Syempre, makakasama natin. Boss, saan ba tayo unang pwedeng magsimula dyan? Dito muna. Ito, inayos ko itong pang i-deliver na kasi ito ngayon. Pang-deliver na pala yan, Boss. Pero kung sakali, bago i-deliver to, meron pa naman silang makukuhang ganyan. Oh, meron pa. Iba na kulay. Ano? Ibang kulay. Pero itong ganda ng kulay, no? Bira. Limited edition nilabas to, yung green. Apple green. Oh, anong model to, Sir JM? Fido Q1S. Fido Q1S. Okay. Ilang watts to, yung mga ganyan? Ano? 250 watts, 36 volts. 250 watts, 36 volts. Gano'ng katagal kina-charge yung mga ganyan? 5 hours yung standard charging. 5 hours standard charging time. Okay, yung ano, gano'ng kabigat yung pwedeng sumakay dyan sa ganyang unit? Ilang kilos? 125 kilos. Kapag nag-avail ba sila ng gantong unit, kinakailangan pa nilang iparehistro sa LTO? Actually, hindi na nila kailangan na magparehistro or kailangan ng license. Kasi as good as ano siya, bike. Consider as bike. Okay. So, goods. Ano size ng gulong nito? Size 12. Size 12. Tapos naka-disc brake na, no? Naka-suspension fork, may ilaw. Tapos napansin ko yung frame niya alloy na. Naka-internal cabling. All goods din yung stem niya, oh. Easy to adjust. Quick release na yung mga lever, kaya talagang goods na goods. Tapos ito, battery indicator. Ayan, makikita nyo, guys. Kapag palubat na, paano to, Sir JM? Yun yun, last bar niya. Ito yung pinaka last bar niya. So, mawawala tong mga green na to? Oo. Okay. Tapos ito yung pinaka throttle, no? Yes. Half. Half throttle. Busina. Ito, on and off ng ilaw, guys. So, kita nyo naman. Lakas din ang ilaw, no? Mm-hmm. Tapos ito, ano to, Sir JM? Ito yung sa cruise control, kung mapapansin mo, pag ginanyan na ito. Okay. I-double click ko lang to. Pag pinindot yan, yung button na yan, ano mangyayari? Yan, parang automatic na siya. Kahit di mo siya i-accelerate or gano'n siya. Okay. So, para siya straight road siya. So, kahit hindi ka na pumihit, goods na. Tulad nito. So, paano mo naman i-deactivate yan? Hindi mo siyang pindutin ulit para tumigil, then yan. Okay. Hindi naman ba delikado yung ganyan? Hindi naman. Kung sanayin na tayo. Kung sanayin na yung gagamit. Ano yun? Pang ano siguro kagandaan yan? Straight road. Oh, straight road ano? Pagka long ride talaga? Yeah. Long ride. Okay. Well, goods guys. So, etong mga nandito, mga previous niya ba yan? Ito yung mga previous niya. Actually, pinicturean ko nga to para mapakita dun sa buyer na. Ano yung mga available previous dyan? Ito yung charger. Siyempre kasama, charger. Tools. Tapos yung sala, manual, front bag. May bag. May mga bag na kasama guys. Oh. Etong bag na to para sa gitna, ano? Dito sa may mismong frame dito, guys. Tapos ito, siya yung nasa harapan. Gano'ng kabilis namatakbo to, Sir JM? Actually, 25, pero yung iba kasi ina-upgrade nila. Meron nag-upgrade ng battery, upgrade ng speed. Actually, ito yung pinaka-popular ngayon kasi ito naka-customize, napapaganda kung ano-ano. Nasa setup siya. Pero yung standard speed niya, yung standard stock lang. Standard talaga, si stock is 25 kilometers. 25 kilometers. So okay na rin, mabilis-bilis na rin. Siguro yung speed nakadepende rin sa ano, no? Sa bigat nung nakasakay. Pero yung standard kilometer range nito, gano'ng kalayo?
35 kilometers. 35 kilometers full charge. Malayo-layo na rin, ano? Tapos napansin ko, keyless na rin siya sa JM. Keyless na rin. Wala na siyang kasamang susi talaga. Wala talaga siya. Talagang keyless talaga. Magkano naman yung ganito? Ang SRP nito is 37, so selling siya ng 32. Naka-promo din kasi ito, less 5,000. Less 5,000. Okay guys, from 37,000, ma-avail nyo na lang ng 32,000 ngayon. Yung mga promo discount mo na ba? Yung mga promo discount mo bang katulad yan eh, hanggang kailan yan? Hanggang ano, February 15. Hanggang February 15. Okay. So after nung February 15, wala na. Back to normal. Back to normal na. So yun, kailangan nyo palang magmadali, guys. Dahil hanggang February 15, napansin ko naka full suspension din pala siya, no? Goods, tsaka naka mugs na rin. Ganda rin ang side stand nyo, simpleng-simple pero ang lakas ng dating. Tsaka kung mapapansin nyo, pwede siya sa ano, no? Sa bata, no? Oo, merong upuan ng ano, child seat, kumbaga. Ito, nilapad rin ang upuan. Talagang solid na solid, guys, oh. Alloy. Solid. So 32,000 para dito ha, kasama tong mga freebies na to. So next natin, Sir JM. Ito, Velo Enduro natin. So ngayon, medyo pa popular naman tayo dito. Ito yung full suspension din, 500 watts. Naka-promo din siya, less 5,000. Less 5,000. Magkano na lang siya ngayon? Ano, actually 71,000 yung SRP niya. Ngayon, i-less natin ng 5,000. 66. Oh, 66. So then, 66. Meron pala tayong ano, yung display promo, yung mga display unit natin. Pwede natin ibigay ng less 7,000. Less 7,000. Mamaya makikita natin 'yon. Makikita. Pero dito 5,000, less 5,000. Sa mga brand yun talaga tayo, less 5,000. So ito, from 71,000, naka-promo ngayon, less 5,000, 66,000 ba? Tama? 66,000. Okay, 66,000. So ito, Buelo Enduro, guys. Kung mapapansin nyo, alloy na yung kanyang frame. Yan, daming tumatawag sa Ipajak Pilipinas. Ano? So, kung mapapansin nyo, yung frame niya is alloy na. Kung mapapansin nyo ngayon, down tube nito, talaga namang sobrang kapal. Dahil kung di ako nagkakamali, dito sa down tube nakalagay yung kanyang battery, no? Yes, tama. Alloy frame, naka full suspension, naka suspension port with lockout. Solid, guys. So, ito yung ano, yung electric bike na kung papansinin mo, eh talagang itsurang bisikleta pa rin talaga. Oh. Eh, no? Pero, ang maganda rito, malakas siya, no? Sir JM, matulin, no? Matulin talaga. Ito, gano'ng kabilis tumatakbo to, Sir JM? Top speed niya, ano, 55. So, 55? 3 wheel yun, so possible 48. So, yung pinaka-standard niya, 55. Pero kung gagamitin mo na, pag may mga nakasakay na, 48. Uy, mabilis-bilis, guys, ha? 48 kilometers per hour. Yung top speed niya kapag ka nakasakay na kayo. Pero depende pa rin si bigat ng sakay. Mm-hmm. Siyempre, ilang watts to? Ba't ganito kalakas to? 500 watts din siya, then 48 volts na. 500 watts, 48 volts, guys. Size 27.5 to, no? 26. Ah, 26. Size 26 by 2.25. Ang maganda rito, na napansin ko sa kanya, naka-hydraulic disc brake na siya, guys. Tapos, naka 3x9 speed setup. Ganda nito, guys. Ayun, no? Tapos naka 5 ano to no? Kumbaga 5 speed, parang ganun ano. Naka 5 speed setup. So kung mapapansin niyo yung pinaka panel niya no, talagang dito mo makikita yung kanyang speedometer, battery indicator, tsaka yung ano tawag dito, sir? Pass, yung kung anong mode siya. Okay. So kumbaga parang cambio ng motor ano? Yes, hanggang kinta kumbaga. Kung ikukumpara sa motor. Tapos odo. Matatrack mo na rin kung gano'n na kalayo yung narating nitong unit. So, inuulit natin, from 71,000, less 5,000, 66,000 yun na lang makukuha. Tama ba tayo? Yes. Tama ba yung mathematics natin, Sir Jim? Tama. May magkamali tayo. Ayan, oh. Pagmasdan nyo muna, bago tayo lumipat. Micro nyo, yung RD. Solid, oh. Ganda. Buelo, Enduro. So, next tayo, eto, dalawa. Pares lang, no? Buelo Enduro. Ang ganda ng forma ng Buelo Enduro, no? Itsurang bisikleta lang, kaya talagang hindi ka mahuhuli dyan, eh. Oh. May ilaw na rin siyang kasama pala, oh. May ilaw na rin kasama. Ito, hindi natatanggal battery nito, no? Yes, oh. Hindi natatanggal battery. Tsaka kagandahan sa kanya, may side stand, tsaka hydraulic disc brake. Sa 48 volts, talagang malulula ka na sa sobrang bilis dyan. Di ba? So, ito. Buelo All-Terrain, guys. Sa mga mahihilig sa fat bike.
Ito, available din to sa Ipajack Pilipinas. Kung mapapansin nyo, sobrang taba at talagang napaka-solid ng kanyang gulong. Chaoyang brand, size 26x4.0. Kagaya ng Buelo Enduro, itong Buelo All Terrain, guys. Alloy frame na rin. Tsaka kagandahan dito ha, sa Buelo All Terrain, removable battery. So, kung i-charge nyo to at yung, halimbawa, nakakondo kayo, tapos naka-park yung bisikleta nyo sa ibaba, hindi nyo na kinakailangan isama yung buong unit, ano, Sir JM, no? Para lang ma-charge itong unit nyo. So, re-remove nyo na lang itong battery, o, didali nyo na lang doon sa second floor nyo, at least nasa baba yung unit, hindi kayo masyadong mahihirapang magbuha. Ito na lang yung dadali nyo, yung kanyang battery mismo. So, ito naka-full suspension na rin, guys, ha? Ayan, makikita nyo, naka-full suspension, tsaka naka-suspension fork na rin siya, guys. Ayan, oh. So, kahit na mababa to or malulubak na kalsada nyo gagamitin itong unit na to, eh, baliwala yan. Naka-1x setup na nga pala to, ha? 1x setup. Tapos, ang RD na ginamit sa kanya ay Shimano na rin. Shimano Tourney. Six-speed ba to, Sir JM? Yes, six-speed. Six-speed, guys. Ayan, naka-1x6-speed setup siya. Tapos, 500 watts, 48 volts din to, Sir JM, no? Yung ganito kataba na gulong, gano'n nga ba kabilis tumatakbo to? Same lang din yung duro. Actually, 50 yung top speed niya. Less, pero pag nakasakay? Less 2 siguro, less 3. Depende pa rin talaga sa weight nung sasakay. Okay, siguro standard, 48 din, ano? Tapos yung range, ganun din. 35 ba yun? Range niya, ano? 60 kilometer. Ah, 60 yung same, range. Same. Malayo-layo na rin, guys. Makakalayo na rin kayo kung sakaling ito yung gagamitin yung unit. So, magkano naman para dito, Sir JM? Yan na nga. Hindi pa rin natin tinataas yung promo natin dyan. So, 68 SRP siya. Selling tayo ng 60. Binibigay pa rin natin ng less 8,000 discount. So, 60 makabili. 60,000. So, less 8,000 pesos, guys. Napakalaking discount niyan para sa inyo. So, from 68,000, 60,000 nyo na lang ma-avail itong napakagandang bisikleta na to. Kagandahan ito, ha, hindi nyo kailangang iparehistro sa LTO. So, mas malaki matitipid nyo kung magmumotorsiklo kayo. Pero, depende pa rin sa trip nyo yan, eh. Kung gusto nyo, kung hobby nyo ba talaga, eh, talagang bibili nyo to. Pero kung sa pagiging practical, bahala na kayo, guys. Pero, naka-promo tayo rito. 60,000 from 68,000. Maabil nyo na itong Buelo All Terrain nito. Napakaganda. Diba, adjustable pa yung stem. Ganon din yung setup. Napaka-solid rin ang panel pitch niya. Diyan nyo rin makikita lahat. Speed, odometer, battery indicator. Kompleto na. So next tayo, Sir JM. M1 Pro. Yan, yan yung pinakamang medyo bumilis ang benta ngayon. Eto? Oo, kasi nga 500 watts na din. Fat tire, foldable. Yun, siya naging popular ngayon kasi yun na nga, foldable siya, pwede mo siyang sakay-sakyan, 500 watts. Then yung speed niya, pumapalo din siya ng 33. Okay, so ito pala ang pinaka-ano nyo ngayon, pinaka-best seller nyo. Oh, actually, ito na lang ata stock or dalawa na lang. Okay, si Fido M1 Pro. Folding siya, guys, pero ang taba ng gulong. Size 20x4.0. Grabe. Pagandaan nga nito, binanggit sa atin ni Sir JM, folding siya, pwede nyo siyang isakay sa sasakyan, pwede nyo siyang baunin, in short. O, diba? Naka-suspension fork, kita nyo, naka-manual lockout pa siya. Ayan, no? ABS, may ilaw, alloy yung frame, naka-telescopic na rin, goods na rin, no? Tapos, ayan, kung mapapansin nyo nga yung lever ng frame nyo, talagang napaka-taba na alloy. Kaya talagang makikita mo na matibay. Siyempre, yung frame natin, alloy na rin yan. Naka full suspension. So, goods din to kahit na pang rough road nyo or pang trail. Talagang hindi kayo mapapahiya sa unit na to. Tsaka kung mapapansin nyo yung chain ring nyo, sobrang laki. Ayan ah, oh. Laki, no? Tapos yung crank arm nya, alloy na. Pedal, foldable na rin. Tapos naka Shimano Tourney na RD. Ang maganda pa sa kanya, may tapalodo. Kaya kahit maputik or basa sa kalsadang daraanan nyo, hindi kayo mangangamba na matatalsikan yung mga suot nyong damit. Diba? Yun ang maganda sa kanya. Tsaka naka disc brake na to, guys, ha. Mechanical disc brake na tayo rito. Ayan o.
mechanical disc brake, tsaka easy to park dahil may side stand. Kaya hindi kayo makangamba na baka bumagsak. Ito yung shifter natin. Maganda pa pala sa kanya, oh, naka Shimano na 1x7 speed. Ito naman yung kanyang panel gauge. Dito nyo rin makikita yung speed, battery indicator, ito yung busina, switch ng ilaw, talagang ito yung throttle. Ayan, oh. Ito yung throttle niya. Hindi siya yung ano nga, yung pinipihit na ganun. Ito yung pinaka-throttle. Thumb throttle ang tawag. Ano. Okay. Ayan daw. Solid. Fido M1 Pro. Naka CST, BFT. Nagulong. Yun na nakabit sa kanya. So magkano to, Sir JM? From 67, less 5,000 din. So 62. From 67,000, less 5,000, 62,000 na lang. Yun. 62,000 guys. So, pwedeng-pwede na yan. May mga installment ba kayo rito, Sir JM? Oo, meron naman tayo installment. Yun na nga, home credit. As of now, madami na din nakapag-avail ng home credit natin. Basta meron lang tayong 2 valid IDs, good record sa home credit, makaka-avail tayo ng unit. Then ano, video credit card. Meron din tayong installment sa video credit card, no down payment. Basta yung credit limit natin is pasokan sa unit. Yun ang maganda, guys. Kung yung nga pala, yung mga promo ba natin, halimbawa, mapanood nila to, pasok pa rin ba yung discount kung mag-home credit sila? Actually, sa installment, iba yung binibigay nating discount. So, kung ano yung sa cash discount natin, half nung discount kung installment. Ah, okay. So, halimbawa, 5,000 yung discount, 2,500 ganun. Yeah, pwede mo. Pagka home credit. Or video credit. Oh, hindi na rin masama, guys. Dahil kung uutangin nyo yung unit, meron pa rin kayong makukuhang discount, di ba? Hindi kagaya sa iba na kapag ka-utang, eh may interest pa, no? Eh dito, kita nyo, home credit, utangin nyo, bibigyan pa rin kayo discount. Kalahati nung discount kapag ka-cash nyong kukunin yung mga unit. So, ito, Buelo Lightning. Ito, foldable din to, Sir JM. Ganda rin ang form, oh. Ito, yung materials ng frame ito, alloy na rin. Ano? Magnesium alloy. Magnesium alloy, guys. Kung mapapansin nyo, naka-suspension fork, naka-full suspension na rin. Ayan, guys. Full suspension yan. Tapos, size 16. 16, oh. Size 16x1.95. May ilaw na rin. Headlight, guys. Mapapansin nyo, napakalinis ng kanyang wiring, no? Or yung kanyang mga kable, guys. Talagang may balot, kaya malinis tignan. Tsaka naka-disc brake na rin yan, ha? Naka-disc brake, naka-mags. Yun ang matindi sa kanya. Naka-mags na siya. Diba? Pogi. Ito naka-single speed lang, Sir Jerry. Single speed, oh. Tapos may carrier. May carrier sa likod. Tsaka, ito, kung mapapansin nyo, may brake light na rin siya. Ayan, no? Oh, lakas. LED na rin, Sir JM, no? Bukod sa brake light, meron pa siyang kasamang reflector na nakakabit sa tapalodo. So, yun, maganda pa lang sa kanya. May tapalodo na rin, guys. Kaya, kahit na maulan or maputik dun sa kalsadang pupuntahan nyo, eh, okay na okay. Nga pala, Sir JM, matanong ko na rin, kung sakali ba gamit nila tong mga unit na pinapakita natin, kung abutan sila ng ulan sa kalsada, okay lang bang mabasa to? Okay lang siyang maabutan ng ulan or yung biglang ulan. Wag lang talagang yung malulubog sa tubig. Malulubog sa tubig. So goods mabasa ng ulan, pero wag ilulusong siguro. Siguro wag lang lumampas dun sa motor. Sa motor, kasi ito yung motor hub niya, guys. Ayan. Ayan, yung gitna. Huwag nyo lang palalampasin yan. Siguro, kahit hanggang... dito, mga pwede. Yan, mga ganyan, pwede na. Pero huwag nyo papaabutin dito. Siguro sa kalahati ng gulong. Baka tumiri kayo. Pero goods naman, kahit babasa or may tubig sa kalsadang daraanan nyo, okay na rin. Goods. Saka maganda pa pala dito, may cellphone holder ng kasama. Sa charging, USB charger. Ah, nagcha-charge din. May USB port. Sa likod. Okay. Ah, dito. So goods na rin pala siya. May USB port ng kasama. Tsaka may speed selector pa to. 1, 2, 3. Depende sa kalsada or sa speed na gusto nyo. Tsaka ang lambot ng upuan. Tsaka ang lapad. Parang sofa. No? Parang sofa na to. Tapos meron siyang panel gauge dito. Ayan, makikita nyo. Speedometer. Yung odometer. Battery indicator. Di ba? Okay na okay. Matatrack mo talaga. Habang ginagamit mo itong unit. Tsaka may busina na rin pala siya, guys, oh. May busina na rin. So dito, Sir JM, magkano naman ang presyo natin para kay Buelo Lightning? Ano, 48 SRP siya, less 5,000 din.
48,000. So less 5,000, 43,000. Oh, di ba? 43,000 na lang para kay Buelo Lightning, guys. Pwedeng-pwede nyo pang ipasok sa home credit, pwedeng-pwede nyo utangin. May sale, may discount pa rin. Kaya maganda, ano? Next tayo, Sir JL. Yan, top the line ng ano? Ng Fido. Ito, top of the line. Top of the line ni Fido. Bali, anong model to? Fido, ano to? Fido X. Fido X, guys. Top of the line ng Fido brand. So, napaka-solid, oh. No? Itsurang bisikleta lang, oh. Pero talaga namang pangmalakasan kung susumahin mo or kung titingnan mo yung kanyang makakargang pyesa. So, etong Fido X na to, guys, naka-hydraulic disc brake na rin po yan. Radius, di ba? Talagang accurate kapag kinakailangan mong mag-full stop, talagang biglang hihinto yan pagka pinigyan mo yung kanyang brake lever. Ito maganda pa sa kanya, naka Shimano brand na rin ang kanyang pyesa. Kung mapapansin nyo nga yung shifter niya, Shimano na 1x7 speed. Ito naman yung kanyang panel gauge, syempre dito nyo rin makikita yung speed, odo, tsaka yung battery level. Okay na rin, di ba, guys? Naka-telescopic stem. Yan, easy to park. Naka-telescopic stem, mga quick release na yan. Easy to maintenance. Nga pala yung materials ng frame nito, Sir JM. Magnesium alloy. Magnesium alloy. Magnesium alloy, guys. Hindi basta-bastang alloy lang. Magnesium alloy talaga yung ginamit sa kanya. Ay, no? Ito, alloy to. Solid. Itong fork niya, magnesium alloy na rin. Magnesium alloy. Size 20 tayo rito, guys, ha, sa sukat ng gulong. Ito yung caliper ng disc brake niya. Ito yung disc brake rotor. Para din siyang ano, eh, yung typical na bisikleta. Tapos naka-internal cabling. Tinistignan yung mga kable niya, oh, talagang maayos. Ayan, oh. Oh, yung crank arm alloy. Tapos foldable din yung kanyang pedal. Ito folding to, guys, ha. Folding. Tapos removable battery, no? Andito sa seat post yung kanyang battery. Yun ang matindi. So, pwede nyo siyang i-charge kahit na hindi nyo na isama itong buong unit. Ganda. Ito, ilang watts to, Sir JM? Ito, 350 watts. Ang ano lang dito sa kanya is yung ano nga, pedal assist lang siya. Wala siyang electric. Walang throttle. Pero ang kagandahan dito, naka-torque sensor siya. Naka-torque sensor. So, ano ibig sabihin ng torque sensor, Sir JM? Yung iba kasi yung tulad niyan kasi yung mga yan naka pedal assist. Ito naman naka torque sensor. Kung ano yung binibigay mong pedal sa kanya, yun na maitutulong. Automatic magtutulong kasi. Hindi kagaya no na sensor ang nagbibigay. Ito, once na nagpedal ka at alam niyang hirap ka, i-assist niya. Mas malakas yung assist na ibibigay sa iyo, yes. Parang ganoon. Okay. Pagandam niya na medyo nahirap ang ganun. Ah. Ang ganda dito, naka security lock siya. Bago siya mag-open dito, kailangan mong may code. So, itong code na gagamitin natin is yung para lang sa basic. Okay. Check natin. Sana gumana. So, kumbaga, ano niya yan? Password? Parang ganun. So, hindi gagana yung unit pagka hindi mo in-input yung password na nilagay mo. So, kailangan mong mag, parang sa cellphone, kailangan mong mag-indicate ng passcode para mag-operate yung system. Okay, so may security code. Mm-hmm. Okay. So safe din para ano? Safe naman. Pag hindi nila na open diyan kung sakaling nanakawin to, pag magpapa-jack sila, no? Normal. Hindi nila magagamit ng with pedal assist. So 350 watts ano? Ito yung motor hub niya. Gaano kabilis tumatakbo to, Sir JM? Nakadepende sa pagpa-jack. Based dun sa ano natin, mana turning. 48 yung speed niya. Mabilis na rin, ha. 48 kilometers per hour. So, eto, magkano naman ang presyo niya? Yan naman, 88. So, naka less 5,000 din siya. So, 83. 88,000 para dito. Less 5,000, 83,000 pesos na lang. Kung mapapansin nyo, naka built-in yung ilaw niya, guys. So, built-in. Kaya talagang gandang tignan. So, 83,000 para dito kay Fido X na top of the line. So next tayo, Sir JM. Ano yung mga next natin? Ito na, dito na muna tayo. Si Buelo Atrezzo, guys. Ganda, classic. Para siyang Vespa.
Ayun. Ito, meron na rin siyang remote. So, para na rin kotse na hindi nyo na kinakailangan susian para mapaandar nyo. Pindot nyo lang itong gitna. Tapos, kung gusto nyo sarado, yan. Yung makikita nyo yung lock, pindutin nyo lang yan. Tsaka may anti-theft alarm. So, kapag pinrest nyo yung anti-theft alarm nyo, pagka ginalaw nyo, mag-a-alarm yung unit. So, maa-alarma yung mga magnanakaw ng unit na to. So, goods din. Ilang watts to, Sir JM? 2,000 watts yung motor niya. Then yan, 72 volts. 2,000 watts yung motor. Tapos 72 volts. Malakas din ano? Gaano kabilis tumatakbo to? Top speed nito 60. 62? 60. Exactly. 62? So makikita ba dyan? Ayan. So speed check? So sa level 1. Level 1. Hanggang 44. 44. Level 2. Ayan, makikita naman yung level 2. Level 2, 55? Okay. Level 3. Ayan, makikita. 60. Level 3, 63 kilometers per hour. So pag may nakasakay na, ayun, siguro less 3, less pagpaligin natin less 3 or less 5, mabilis na rin. So ano na to, no? Mahigit sa 50 kilometers yung pwede niyang takbuhin per hour. So ito kailangan pa iparehistro to. Sa ngayon, mas kung safe nga, nasabi ko nga, mas safe kung nakarehistro kasi once na magkaroon ng halimbawa, wag naman sana maka may masagi tayo o masagi makasagi sa atin. May laban tayo. Ganoon. Pag may papel. So okay na nakarehistro. Mm-hmm. Pero pwede rin namang hindi irehistro. Pwede naman, pero kung siyempre, kung sa safety nga, doon tayo sa safe. Oh, depende na rin sa gagamit. Ano? Saka yung rehistro naman ito siguro hindi naman kataas. Okay. So kailangan po ba itong plaka? Ganyan? Wala. Pag pinarehistro mo, papel lang yun eh, no? Oo. Eh, driver's license kailangan. Sa ngayon, wala pa namang hinihingi. So, pinaka-safe, iparehistro. Yeah. Okay. Driver's license, no need. And guys, so, tinan nyo yung itsura niya. Para siyang Vespa, no? Tapos, meron pa, ano to? Sir JM, design. Design lang yan. Parang lalagyan na ng gasolina, no? Ang ganda ng design ng upuan niyo. Oh, futuristic. So, ito yung loob. May breaker siya, no? Safety, parang safe dun siya. Safety brake, meron. Okay. So wala siyang toolbox or compartment. No? Parang ito lang yung pinaka ano niya. Dito lang. Okay. Saka ito. Ah, dito pwede. Pag mga maliliit. Cellphone, no? Pwede dyan. Cellphone pwede. Pero meron yung dito. Sa bursa. Ayun, may bursa siya dito. Diba? So para rin siyang ano, yung typical na motorsiklo. Yes. Na karaniwang motor. Ganun din ang forma niya. Yun. Headlight, yan. E-scooter na tawag dito eh, no? Oh. E-scooter. Ganito. Wala ba yung dito sana? Napaka-pogi. LED na yung mga ilaw niyan. Mm-hmm. O bulb. LED yan. LED, no? Oo, LED na nga, oh. Ganda, oh. Napaka-pogi niyan, guys, oh. Busina. Dalawa. Diba? Dalawa pala busina niya, no? Pogi. Isang kulay lang ba tayo dito? Sa ngayon, isa pa lang, pero papagawa natin siguro ng buo. Ganda, no? Huh? Buelo at tres. So magkano naman binibenta yung ganyan? Ano? 117 siya, less 7,000. 117, so less 7,000. 110. Okay, 110 guys. So nakasale din pala ito ngayon. Oo, lahat. Alos lahat. Sinail na nga. Pwede na. 110,000. Kung gusto mo lang din naman ng ano, ng forma. Ayan o. Siyempre, kung tutuusin nila, may mga magko-comment yan, magmumotor na lang ako, no? Pero depende rin sa hobby mo eh. Kung trip mo na mag-electric, ayan, goods na goods yan, guys. Hindi ka na magpapagasolina, charge mo na lang. So, mas tipid, diba? Lalo ngayon, napakamahal ng gasolina. Goods na rin. Kanya-kanyang trip naman yan eh. Kung matripan nyo, bilhin nyo. Diba? Pag hindi, wala namang pilitan eh, no? 110,000 pero original price 117 less 7,000. Ganda naman ng forma niya eh, no? Para talagang Vespa, no? So next tayo, Sir JM. Ito, itong dalawa. Ito dalawa, parehas lang ba to? Oo, magkaiba lang siya ng kulay. Magkaiba lang ng kulay. So itong isa, medyo may pagka-dark yung kulay niya. Kung ikukumpara nyo dito, medyo light. Yan. Light siya, no? So bali ito, ang pinaka-model niya, Buelo
Classico. Okay, yung brand Guelo, yung model Classico. Ito, ilang watts to? Ito 1200 watts, guys, para dito sa isang to. Classic lock din talaga, no? Talagang yung pangalan niya bagay sa itsura niya. No? Ganti, yo. Tapos ang lapad ng unahan, no? Ito nakakamukha rin ng Vespa, no? Sir JM, no? Yung classic na Vespa. Talaga. Classic na Vespa, ang ganda. LED na rin yung mga ilaw. Ayan. Tapos dito, busina. Pogi. Anong size to? Yung gulong nito? 10.3.0. Size 10? Okay. Tapos naka-hydraulic disc brake na rin, ano? Naka-mags. Ganda, guys, oh. Buelo style. Electric scooter na tawag dito, di ba? Mm-hmm. Electric scooter. Tingnan natin yung ano, yung harapan. Ito, pinaka-panel gauge niya, speedometer, battery indicator, nandyan. Kung titignan nyo yung forma, oh. Ito, may reverse to. Ah, may reverse. So, hindi ka na magtutulak o magpapaano. Oo. Pwede na, no? Atras-atras ka na. So, kailangan lang dahan-dahan doon pag atras mo ka. Lakas, no? Gano'ng kabilis yung mga takbo tong isang to, Sir JN? 50 naman siya. 50 to 55. 50 to 55. Bilis din. Ito, compartment. Naganda sa kanya may compartment. Ah, may compartment. Yun. Ayun, mga papers niya. Ah, dito. Pwede, no? Pagka tinaas mo to, check natin doon. May brake. May breaker din to. May breaker din. Atin likod case. Tsaka ang ganda ng kuha niya, no? Brown leather seat. Eh, ito may compartment dito, medyo malaki, no? Ito yung battery. Ano to, removable? Alam ko removable, pero hindi pa namin natatanggal. Pero maganda, dito na lang din i-charge, no? May baka mabigat, eh. Lapad, di, oh. Ito, 50 amperes. Ah, 35 amperes pa. 35 amperes. So, mabilis na rin, 55 kilometers per hour. Pwede bang pag-angkasan yan? Pwede. Pwede. Hindi. 200 kilo. 200 kilo. Lapad, no? Bulky. Pogi, guys, oh. Sa mga mahilig sa classic, ito, pamorma. Yan, oh. Dali nyo ito dun sa Maynila, ano ba tawag dun? Sa mga tuwing linggo, meron silang parang kita-kita dun, mga naka-classic na ano, eh, na scooter. Motor na scooter. So, magkano naman binibenta itong isang to? 98,000. May less din ba tayo rito? Yeah, less 7,000 din. So, 98, 91 na lang, gano'n? Okay. 91,000, guys. Ito maganda, oh. Pagka papalitan nyo itong handle grip terno nyo dito, ang gandang tingnan. Yung ilaw nyo, oh. Ay, ano, pinaka side mirror, bilog, classic din. Ganda. So, 91,000 para dito. No? Hindi siya budget meal. Talagang pang malakasan. Ito yung isa, ganun din, no? 91? Oo, rest lang. Pwede na. Okay, next tayo, Sir JM. Doon, tayo sa loob. Sa loob. Dito naman, may mga available. Dito mga bike, mga parts, no? Hindi, actually, parts to nito. Nakakabili rin ba sa inyo ng parts? Mga spare parts? Parts. Meron din. Kung sakaling may masirang pyesa sa inyo, dito. Pwede na rin gumawa. Meron. Di ba? So dito, sa loob, ano mga available dito? Actually, ito, M1 Pro din to. Hindi, M1. Ito yung less, yung M1 na una. So, phase out naman ito. Phase out na. Okay. So, ano mga kapakita natin dito? Ito yung mga sinasabi ko ngayon na display promo. Display promo. Actually, brand new din naman siya. Yung nga lang, medyo na display sa mga mall. Siyempre, hindi naman siya nagamit. Display lang sa mall. Mm. So, ibinibigyan natin na mas magandang promo. Halimbawa dito, less 7,000. Ito, less 7,000. Oh. Yung kanina na nandun, 5,000 lang. Ito, less 7,000. So, bali magkano na lang nila makukuha tong Guelo Enduro dito? 64 makukuha nila. So, 64,000 makukuha nyo na yung Enduro na to. Kanina, 60... Magkano yung kanina? 66. Okay. So, yun. Makakatipid kayo. Pero hindi naman nagamit tong mga to. Ha? Pinakita na rin naman natin yung mga specs nito kanina. Same lang din. Tatlo, no? Available. So, less 7,000 guys para dito sa tatlong to, Guelo Enduro. Paunahan na lang, tatlo na lang available. Tapos dyan, ano pa yung mga nakasave dyan? Ito, Vito D4S. Ito, size 20. Ito yung popular ngayon din, size 20 na foldable. Anong, ano to? Anong... D4S, Vito D4S. Vito D4S, okay. Anong diferensya nito dito sa pinakita natin kanina? Ito yung unang lumabas na size 20.
Then ngayon, in-upgrade nila, mas pinaganda yung frame. So, naging D11. So, kung makapansin nyo, iba yung magkakaiba na. Malapad, no? Mas malapad siya. Yung battery, nasa frame. Dati dito, no? Oo, ayan, nandiyan na. Seatpost. Seatpost na. So ito yung older version. Then old version. So magkano dito? Dito, 47, less 5. Pero yung ano, yung specs parehas lang, no? Oh, yung design lang. Uh-oh. Tsaka yung placement ng battery. Yes, yun yung nagkaiba. Mm-hmm. So magkano ulit? Ito, 47. 47,000 para dito, guys. Okay. So dito? Dito, 57 sa D11. D11. Yung kanina kasi, Fido X, no? Ito, D11. Pero same specs lang din sila, no? Magkano ulit dito? Sa Fido D11? 57. Less 5 pa rin. Yun pa rin, less 5. Then, sa Fido D21. Ito D21 naman. Magkano naman dito? 67 naman siya. 67. So, may pinagkaiba ba dito sa ano? Pinagkaiba nito, parang sa Fido X kanina, naka-torque sensor din siya. Ito naka-torque sensor din. So, mas mura to, no? Kung Smaller. Mas doon sa kabila. Kasi top yun eh. Ito yung sumunod doon sa kay Fido X. Okay. So, yung style, tsaka yung mga features niya, parehas doon sa ano eh, no? Fido X. Fido X, pero mas cheaper version ni Fido X. Anong ano nito? Diferensya nito doon? Ito, mayroon siyang throttle. Yun, puro pedal assist lang. Okay, pwede parang mas okay to, no? Kasi may throttle siya. Ang kagandaan lang doon yung framing. Yung framing nun, saka yun nga, yung sensor. Depende pa rin talaga sa client kung ano yung trip niya. No? Pero ito, may torque sensor din. Naka-torque sensor din. Meron siyang accelerator. Goods na rin to. Panalo na to, mas mura pa. No? So dito, ano naman to? D2S. Fido D2S naman. Mm-hmm. Mas maliit ang size. Ito na yung pinakauli siguro natin na yung ano. Papakita? Size 16. Size 16, no? Size 16. Ano naman special dito sa isang to? Actually, ito yung mga kinuha dati ng frontliner. Pang-deliver? Hindi, mga pang-service, pang-pampasok. Kasi ano siya, nandito na ko sila. May suspension. Ayun, naka-full suspension. No? Meron siyang shifter. Naka-RD, no? Tapos meron nga sa 16 goods, universal height siya pwede. Pwede pang commute, no? Ang kaganda pa, foldable din. Pwede mong isakay sa MRT, LRT. Oo. Tsaka sa mga public transportation, kagaya ng bus, jeep, ganyan, pwede. Tsaka meron siyang handle para mabuhat mo siya ng mas madali. Ito, may movable battery ba to? Hindi. Ganito, guys. Tsaka naka-disc brake na rin siya, no? Disc brake na rin, no? So dito sa isang to, magkano? Ito, 37. So yun nga, sama na din natin sa promo. Pero last stock na to, 32,000. So Fido D2S. Ganda, okay. So kung gusto niyo lang din naman ng mga pambaon na bisikleta pero may electric, ito goods na to. Materials ng frame niya alloy. Tapos meron din siyang panel gauge, shifter, 1x6 speed, on and off ng ilaw, busina, meron din. Ganda. Panalo, tsaka kung mapapansin niyo yung ano, yung pinaka frame niya, yung metallic finish ng paint. Talagang metallic. Sabi nga ni Sir JM, may mga glitters. Ganito, oh. Tsaka isa pa sa nagustuhan ko sa kanya dahil naka full suspension siya. Guys, kahit na malubak, okay na okay din. Diba? Etong isang to. Wala na yun. Wala na to. Okay, ito pa yung isa, no? Ang mukha na pinakita natin. Yan pala. Pwede din natin napakita kanina. Ito yung Fido Q1. So, ito naman yung may rack. Basket. Yung kanina kasi naka full suspension. Isa may suspension. Yun lang naman ang pinagkaiba nila sa specs parehas. Yun nga lang, itong Q1 walang suspension. Q1S meron suspension. Pero ito may basket. May basket. So may option sila. Para sa ganitong model. May suspension. Okay. Dito magkano naman? May difference ba sa presyo? Actually, 1,000 difference lang naman siya. Okay. So, pero ito nga 36, less 5, siguro 31. Last stock din. Baka pwede na rin pagparehasin, no? Yung presyo, no? Mas mura to? Mas mura siya naman. Mas mura. Okay. Mas tipid. Pero, yan, may basket kasi siya eh. Pero yung isa may suspension, mamili na lang kayo. So, ito pa yung mga available nila, oh. Marami kayo pagpipilihan dito. Makapag-usapan na lang natin dito sa mga. Ang lalaki ng discount yan, no? So, ito lang yung ano, yung mga nakasale mo. Display unit. Puro ano, no? Velo Enduro. Less 7,000 tong mga to, no? Goods din.
Pero mga ano yan, mga buo, working talaga. Dinisplay lang sa mall. Tapos, hindi nabili, na-pull out. Kaya, binibenta nila ng mas mura ngayon. O, diba? Less, less 7,000, yun nandun sa labas. Less 5,000. No? Okay. Yan, may mga available din silang mga bike lang talaga, kagaya itong Giant. So, pasyaran nyo na lang, guys. Para makita nyo kung ano-ano pa yung mga available dito sa Ipadjak, Pilipinas. So, sa ngayon, yan na muna yung mga may papakita natin, Sir JM, no? Yes, oh. Baka meron ka pang gustong sabihin bago tayo tuloy magtapos, or baka meron kang gustong i-shout out or imbitahan mong muli yung mga kapadyak natin dito sa Ipadjak, Pilipinas. Sige. Hello, mga kapadyak. Ayun, tapos na tayong ipakita yung mga unit natin. Unang-una, salamat sa mga walang sawang tumatangkilig sa atin, pupunta dito, nagte-test ride, bumibili. Lahat sa inyo, God bless sa inyo. Yung mga hindi pa, yung mga gusto pang pumunta, open na open kami. Willing kami pa-test ride kahit free. Walang babayaran, open kayo lahat sa mga katanungan nyo, sasagutin namin. Yun, baka may shoutout ka, Sir JM. Shoutout sa lahat ng walang kasama sa February 14. Yun. Pare-pares tayo. Sila boss, shoutout mo. Si boss, alam nyo na boss, ito, dito na ulit tayo. Shoutout po sa inyo. Hindi kasi natin pwede silang banggitin kasi. Okay. Saka shoutout kay Boss Robin. Ayun, mga Boss Robin dito. Welcome na tayo dyan, ha. Mga staff ng Ipadjak Pilipinas. More power and God bless. Maraming salamat, Sir JM. Thank you. Ipadjak Pilipinas. So, pasyal na lang kayo dito. Ipadjak Pilipinas. Thank you. So yun, mga kapadyak, muli na naman nating nalaman kung ano-ano yung mga naka-promo dito sa Ipadjak Pilipinas. Nakita nyo, halos umaabot ng 8,000 pesos yung pwedeng ma-discount sa unit na pwede nyong makuha. Tsaka maganda rito, guys, meron silang binibigay na installment, hulugan, pwede nyong utangin yung mga available units nila. Tsaka ang kagandahan dyan, kapag ka inutang nyo, pwede rin nila kayong bigyan ng discount at walang interest. Yun ang matindi rito sa Ipadjak Pilipinas. Kaya ano pang hinihintay nyo, kung sakaling may mga nagustuhan kayo sa mga pinakita nating units dito sa Ipadjak Pilipinas, pasyal na lang kayo. Silipin nyo yung description box or yung comment section dahil nilagay ko dyan yung kanilang eksaktong address. Syempre nilagay ko na rin dyan yung kanilang contact number para just in case napupunta kayo or tatawag kayo, hindi na kayo mahihirapan. So nagpapasalamat tayo syempre sa Ipadjak Pilipinas dahil patuloy nila tayong napapayagang makapag-vlog at makapag-update dito sa napakaganda nilang shop na ibabahagi ko sa inyo kung ano-ano yung mga available na units at kung ano-ano yung mga units na naka-discount ngayon dito sa Ipadjak Pilipinas. So maraming salamat Ipadjak Pilipinas, more power and God bless. At sa inyo na mga kapadyak ko, syempre hindi ako nakalilimot magpasalamat sa walang sawang pagbibigay ng tiwala at suporta sa bawat video na ginagawa ko. Sana huwag kayong magsasawa, mga kapadyak. Patuloy nyo lang ako suportahan. Patuloy nyo lang ako bigyan ng like, share, comment, tsaka subscribe kayo sa ating YouTube channel. Siyempre, huwag nyo rin kalilimutang i-like and i-follow ang ating Facebook page para lagi kayong updated sa lahat ng video na ipinapost natin. Sa lahat ng gustong mag-avail ng ating official cycling cap kagaya ng suot natin ngayon, message nyo na lang din ako sa Facebook page natin para mapag-usapan natin kung paano makakarating sa inyo yung mga binibenta nating pangmalakasang cycling cap kagaya ng available sa atin ngayon. So maraming salamat sa panonood nyo, mga kapadyak. Magkita-kita na lang tayo ulit hanggang sa mga susunod na video. Keep safe sa lahat and God bless sa inyo. Peace out!